Hello everyone, welcome to another episode ng Weekend Charting Session. And as usual, we will chart your stock request, no? Dito sa ating Facebook group. Pero of course, we will start with the PSE. So last Friday, ang nangyari sa PSE is, yan, no? Puro red, week close, week open, the whole day. Pero lahat is gap up sa closing. Medyo walang sumasalo sa bentahan, no? Laki yung sell ng mga stocks, pero 5 billion lang. Kasi walang buyers masyado. Maganda lang dyan is may mga bargain hunters sa closing na pumasok, which actually end up sa negative 630 net foreign selling, which is actually still not good sign. No? Pero kung marami kang nakita mga block and cross, is nakatago yun dun. Okay, so to give you a brief introduction, no? Nung kung saan nagmula yung ating outlook from bearish to neutral, okay? So last Monday, that's Monday, July 4, no? So ito yung July 4. So yan yung chart niya. So sabi natin, sabi ko sa inyo, I'm buying AC and SM na, no? And after that, nagbigay tayo ng outlook doon naman sa mga students sa Discord, sa TFT. And binigay ko yung kanilang outlook sa kanila, pero sa inyo naman is true chat. Pero anong reasoning, no, bakit tayo naging neutral to bearish to neutral? Okay, so before yon, this is a week ago, I think week or 2 weeks ago na. So bakit pa ganun? Kasi una, nakita natin na sa global, napansin natin na bumabagsak na yung mga minomonitor natin, like the Brent oil. Okay, so that's number one. Kasi yan yung number one reason ng inflation sa Philippines. Sa Philippines, ang problem mo lang is inflation talaga. So during that time, nakita natin na pababa na si Brent, no? And tuloy-tuloy yung pagbagsak niya. Actually, ngayon challenge niya yung MA 200. And creation ng support ngayon. So definitely, magbabounce yan from the support like before. Yun, mga bounce from MA 200. Pero this time, baka, let's see, tingnan natin kung mabutas niya ng tuluyan yung MA 200, which is good for emerging market, actually for the global. Good yan. So, the next na nakita natin is yung mga commodities na nakaka-affect sa inflation generally in the Philippines, and yung mga lumipad during the Ukraine war, no, Russia-Ukraine war. So, number one is yung wheat, yan yung unang-unang lumipad. Ayun, no, oh, yan yung nung nag-era na. Pero ngayon, nakikita natin, nasa pre-war price na siya, no? Before war pa. Nandun na ulit, bumalik na yung presyo. So, it's been, bumagsak na siya, okay? Nararamdaman na yung impact ng Fed tightening and actually ng mga central bank tightening. Kaya, halos lahat ng commodities is bumagsak na. Nakita nyo yung oil, yung wheat. So, ano pa ba yung mga lumipad noon? Like mga metals, no? Gold, kasama sa, hindi masyado, pero kita nyo naman. Ito yung peak niya nung nag-war. Pero, yun, balik sa support and mukhang gusto ng basagin yung support. Including, of course, yung aluminum, kasama yan sa mga sumabog. Ayun, no? Ito yung peak niya. And then, ngayon, ito na siya sa ilalim, actually. So, isa pa, check natin yung nickel, di ba? Ito yung sikat na sikat, margin squeeze. Pero right after noon, so dire-diretso yung waterfalls. And then ngayon, ayun na, nasa support na. Lower than the pre-war era pa. No? Pre-war ng Ukraine and Russia. Okay, so halos yun lang naman. Anyway, yung natgas, ibang kwento to kasi gustong i-close yung supply sa Europe kaya tumataas yan. So, it's a different story kasi walang option for that. Pero tayo naman, di naman tayo masyadong affected ng nat gas. Okay? Kasi ang ginagamit natin is oil and coal. Okay, so yun yung mga napansin natin na reasoning or mga factors kung bakit tayo nag-turn from bearish to neutral na. Another thing is napansin din natin na the 10-year bonds is actually picking up. So, ito yung 10-year treasury bond. So, definitely, dapat yan is kung mag-i-increase si Fed ng interest rates, dapat tuloy-tuloy ang angat niyan. And lalo na malapit na yung increase niya.
parang next week, no? Pero kung mapapansin natin ngayon, di ba? Though may mga correction naman siya na normal correction, gaya niyan. Tumatama naman siya sa mga support. Parang itong isang to. Pero sa tingin natin, medyo wild na kasi. Medyo mataas na yung volatility niya. So, kung susukatin natin yan, ayun na yung volatility niya. 28% na. So, kapag ganyang wild na yung volatility sa top, it means nagtatapish na yung chart niya. Technically, ganun binabasa. Okay? So, yun. That's another reason. Mukhang gustong mag-correct, pero watch out for this area. So, dapat to mabasag tong level na to. Ayan. Dapat mabasag yung support na yan. Para makita natin na talagang bearish na for the 10-year bonds, and actually that's bullish for equities, no? Yun. So, isa pa, ano pang pwede nating mga tingnan dyan? Yung, ano naman, yung mga stock sa US, no? Tingnan natin yung mga stock sa US. Like yung malalakas noon, na yung malalakas binuhusan, no? Like yung Baba. Tingnan natin kung mayroong Alibaba dito. So, yun. Ito yung mga binubuhusan noon dahil na-over na, kumbaga, ano sila, yung mga high growth noong 2020. Pero, kita nyo naman ngayon, no? Nagkakaroon na ng formation na higher high. Okay? So, sasabihin nyo naman na, nasa Hong Kong naman yan. Diba, kita nyo yung RSI, yung ganda. MACD, nasa taas na. Sasabihin nyo, nasa US, sa Hong Kong naman yan. Di naman yun sa US. So, i-check din natin yung mga sa US, like Tesla. Okay, so kung mapapansin natin, ayun, no, nag-create na siya ng bottoming out pattern. Ayun, from downtrend, nagiging sideways na siya. Actually, higher high nga siya and higher low. Okay, o ito medyo, pag dito mo kinuha, pero pag dito, dun sa short term, yan. O, going na yan sa pataas, di ba? Or for me, it's sideways. Even yung mga ARK, okay, yung ARK Innovative, teka lang, yun, ARK Innovations, yung kita nyo to, from downtrend, totally nagsasideways na talaga. Okay, so anong ibig sabihin ng ganyan, okay, kita nyo, downtrend, o steep downtrend, tapos yun, no, nagpo-form na sila. Hindi siya lower low katulad nito. Ayan, ito, lower low. Ito is sideways, or somehow, pag inispat mong mabuti, medyo higher yan. Di ba? Parang higher high and higher low na yan. Okay? So, with these things in mind, may isip natin na mukhang nagtaturn na into neutral or sideways. Yung mga stock na bearish talaga noon. Ibig sabihin, yung inflation is almost, ang taas nung last, 9.1. Pero, pag tingnan mo yung mga commodities na pinakita ko sa inyo, like the metals, the Brent, and the wheat. So, ibig sabihin, bumagsak na, di ba? Bumagsak na. Ibig sabihin, yung data na nakita nyo na 9.1 inflation sa US is actually backward, no? It's a backward indicator or lagging indicator. And ang kinuha niyang data is for the month of July. Or for the month of June. But for the month of July, nakita natin, ayan na, oh, ayan na yung chart ng mga commodities. Ibig sabihin, paglabas ng inflation data this July, mababa talaga siya. Kasi kita nyo lahat naman bababa. Okay? Mababa talaga yan. And, ang isang factor na lang, or isang reason na lang na kinakatakutan natin is the Fed. Kasi the Fed is now saying, sabi nila sa forecast is 75 to 100 points. So, nasa table na yung 100 points. Ngayon, kung mag-increase siya ng 100 points, eh di dapat, diba, dapat nagwawala na yung ating yan, US bonds. Dapat pumuputok na yan ng sobrang lakas. Diba? Kasi nga, 100 points pala eh. So, dapat malakas. Ngayon, kung nag-increase nga, 'di ba? Sa actual, nag-increase nga ng 100 points, pero hindi siya nag-rally, 'di ba? Kung hindi nag-rally 'yan kahit nag 100 points na. So dapat ibig sabihin noon, that's already the last hike ng hawkish ni Fed.
So the next time around, ang hike na lang niya is possible mga 75 or 50 or lower, depende sa inflation data. Pero tingnan niyo mabuti ha. Nung naglabas ng inflation data si US, last, kailan ba naglabas ng inflation si US? Actually, nakita natin sa Bitcoin yun. Kasi sa BTC tayo nakabantay that time. Nag-charting tayo nun. Si Sir Shane, yun, naka-short siya. Kaya sa Bitcoin natin nabantayan. So, ito yung time na naglabas ng inflation. Highest, 9.1. No? Highest siya sa for the year and multi-year high. Pero, tingnan nyo naman, no? After maglabas ng inflation, ano, nag-panic ba? Kung talagang mataas pa yan next month, dapat wasak na yan, di ba? Dapat dinurog na yan. Yung 17.5 or 17,000, wasak dapat yan. Pero bakit hindi? Bakit umangat pa? Kasi nga, everyone or all institution or investment house is thinking or forecasting na ito na yung peak ng inflation ng US. Kasi nga, kita na sa commodities. Another is, kahit magtaas pa si Fed, baka yun yung last na niya na increase ng ganun kataas. So, yung mga susunod is actually mahina na. And, well, analysts are thinking na may cut na ng rates by 2023. So, that's around mga 5 months na lang or 6 months mula ngayon. Actually, mga 5 months na nga lang mula ngayon yun. So, ibig sabihin, hindi na siya ganun ka-bearish, no? Ang problem lang, anyway, check natin sa DJ kung ano nangyari after ng inflation rate. So, that's 3 days, no? 1, 2, 3. So, ito yun, inflation rate. Tapos bumagsak and then the next 2 days is nagkatakutan lang. Tapos, yun, no? Iba, bawi agad. Breakout pa nga sa trend line. Ayun, yung tingnan nga natin kung na-break yan or sakto sa resistance. O, yun, sakto sa resistance. So, chine-challenge siya talaga. So, nasa konso on high. Sabihin, gustong mag-breakout. Diba? Dapat kung bearish yung 9.1%, dapat wasak na itong 29,000, pero hindi, di ba? Umaakyat. So, yun yung mga reason na kung bakit ganun. Well, for PSE, ang problema sa PSE kasi is si medalya kasi is pabigla-bigla. Pasumpong-sumpong siya. Nung una, ang sabi niya is, who cares about dollar, di ba? Tapos, later on, ang comment naman niya, sabi niya, we're committed for the growth, so pwede kaming mag-hike ng around 25. Okay? Tapos last is sabi niya is mag-hike na kami ng 50 sa next meeting. So, ibig sabihin, kinukondition niya or nakukondition ang mind ng mga investor and mga institution na may hike by 50 sa meeting nila. Diba? I think ang meeting nila is sa August pa or July. Anyway, makikita naman natin sa calendar yan. Pero hindi pa ngayon. And hindi ganun kabilis. No? Matagal pa. Ibig sabihin, kung magpa-factor in ka ng 50 points, so, hindi ka dapat nagmamadali. Diba? Dandaan lang yung buhos mo kung insti ka. Pero ngayon, off-cycle. Ibig sabihin ng off-cycle is out of schedule. Bigla siyang nag-increase ng interest rates. Ang problem doon is above pa doon sa kinondisyon niya sa mga investor. Kasi ang binigay niya is 75. Pero ang sabi niya lang sa interview is point or 50 points. Diba? Pero ang binigay niya is 75. So, that's hindi maganda yun, no? That's ay sabi nga ng iba is shocking, diba? Kasi out of content, hindi naman yun yung pina-factor in, 50 lang tsaka matagal pa, pero bigla-bigla siyang maglalabas, so that's not a good sign and not a good catalyst for the market. So dahil doon yun, di ba, yung stance natin na neutral na sana, kaya nag-rally ang index dahil doon sa mga nakita natin na yun. And yun din naman ng mga nakikita ng Insti, yung mga sinabi ko sa inyo. So, dahil doon, ayan, oh, basag si support. Yung uptrend support na sana is okay na. Diba? O, yun. Basag tuloy ngayon yung support natin. So, ganda na sana yung pag-uptrend niya hanggang dito na sana yun, around 6.5. Kung tuloy-tuloy, no? 6.5, 6.6. Pero wala. Anyway, still, yung ginawa naman ni Medalya is shocking and surprising for investment house and institution. Pero, it's good for the long term. Okay? Kasi kung check natin yung dollar,
sa labas si dollar. Yung dollar is, hindi pala yung dollar. Ayun. Yung dollar is, yun, nagtatapish na rin siya. Kung talagang mag-increase si Fed ng 100 points, dapat lumipad na yan, pero nagtatapish lang siya dito. Ibig sabihin, pwedeng may isang leg pa ng rally ito, itong dollar. And isang leg pa ng bearish leg yung mga stock. Pero that's, I think that's the last sell-off before mag-sideways. Okay? Ngayon, yung nangyari sa Philippines is ito, no? Yan, yung mga comment niya na wala siyang pakialam sa mataas niya. Dollar exchange, o di lalong nag-speed up, sabi niya, is mag-increase siya ng konti, di ba? O yun. Pero ngayon, medyo somehow nag-tapish na. So, ang key for the dollar to go down is yun, yung increase ng interest rates ni BSP, pero hindi pa masyadong pinapansin, no? Actually, at least nag-tapish naman. Pero actually, ang magpapabagsak yan is kapag naging weak na si DX, no? Yan ang magpapabagsak sa or magpapalakas sa peso. So hopefully bumagsak na ito. Para pag bumagsak kasi yung peso, mararamdaman mo na yung increase ng oil or yung decrease ng price in oil ng significantly. Kasi ngayon, alam naman natin nagde-decline na yung price sa mga gasoline station, pero pag ito bumaba si DX, talagang balik na yan almost, hindi naman sa original price like the diesel is around 30, 40, hindi naman. Pero ramdam mo na around 60, 70 or 50 kasi ngayon is nasa 80 pa ata. Okay, pero ramdam na yon, and that's a good sign for the PSE na makarecover. So, yon. So, yun yung reason. So, for the PSE, I think ipa-factor in lang, which is good naman yung ginawa ni Medalye if it's under ng normal schedule or halimbawa saktong meeting doon siya nag-increase, good yun. Baka nag-rally pa dapat. Pero dahil doon sa ginawa niya, kailangan i-factor in yun. Yung surprise na ginawa niya, that's 75. So, possible niya na mag-touch yan dito si index around 6,000. Okay, so tingnan natin kung kailan matatapos yung foreign selling. Actually, naiyamot yung foreign selling gusto ginawa niya, kaya ganyan nangyari. So, hopefully, mag-hold niya yung 6,000 area next week. Or, pag hindi, ayan, yan ang next 5.8 hanggang, ito, mas strong pa to, 5.7. No? Yan, mga area na yan, 5.680. So, yun yung ating call for the index. So, possible na ito muna. Tingnan natin kung dito na mag-sideways. Sana dito na. Pero kung hindi pa, eh, di ito yung next support natin. Pero, anywhere dyan, possible sideways na yan. And actually, we're bullish for the 3Q to 4Q. Okay? So, a suggestion natin is, yung mga bumabagsak, no, ng mga heavyweights, dandahan lang, huwag nyong biglayin ang pagbili. But you can accumulate actually for the long term. Make sure na dito sa mga level na yan. So, first tranche, second tranche. Okay? Kung may third tranche, baka dito pa yan sa 5.3. Pero mukhang for now is malabo ang 5.3. Okay? Kasi sa US is going up na din. Okay? So, yun lang. At least, nabigyan kayo ng idea kung ano yung nangyayari and ano yung possible na strategy natin. So, yan yung mga ipunan niyang mga level na yan. And kung long term ka talaga, hindi naman magkakaroon ng V-shaped recovery na ganito. Okay? Hindi magkakaroon ng V-shaped recovery yan. Normally, that's a parang U-shape or L-shape or square root na recovery. Para bang pagbagsak dito, pwedeng mahabang correction or mahabang sideways bago umakyat. Pwede rin namang yung panic, no? Yung 100 points, pwedeng yun na ni Fed, pwedeng yun na yun. Tapos biglang sell-off, tapos yun. Rebound and then yun na. Yun na yung square root na tinatawag. Okay? Pwede rin namang L-shape. Pero sa akin, it's either U or square root yung possible na makita natin dyan. Okay, so yun lang for now. Ingat-ingat sa pag-iipon, dahan-dahan lang. Okay? Aantayin pa natin, baka may second round effect ng inflation around fourth quarter. So, pero by third quarter, possible, mararamdaman na natin yung pagbagsak ng mga commodities and inflation. And
galingan lang ni Fed, no? Actually, si Fed may mark na rin na may, minsan sumasablay siya, gaya nung too late na siya nag-increase ng interest rates. Tapos ngayon, dapat last na niya ngayon, no? Ngayong meeting. Okay lang mag-increase ngayong meeting. Pero dapat last na yan ang pagiging hawkish, and then dahan-dahan na yung susunod. Pero pag na-overdone naman ni Fed yan, eh di yun, another narrative yun. Pero the best thing is either 75 this meeting or 50, yun yung the best na option. Pero yung 75 is actually factor in, yung 100 is not. Pero pag 50, so pwedeng mag-rally ang market. Pag 75, pwedeng yung parang ano lang, interest rates paglabas, nagka-panic tapos nag-recover, parang ganun. Okay, so yun lang ang ating babantayan. Huwag magmadali, ipon lang, sideways yan, di kanya niiwanan, no? Ipon-ipon lang. Ang best case natin, ang base case is like what happened in Hang Seng. So ito yung possible na, okay, hindi ito, Hang Seng, HK. Nga natin, ba't walang Hong Kong dito? Okay, so ito yung possible na scenario sa atin. No? Ayan. Isang leg pa ng drop. Parang ito yung square root na sinasabi ko. Downtrend siya, tuloy-tuloy. Tapos yun, breakdown ng massive. Tapos mula doon, nag-sideways na. Okay? So yun yung tinatawag nating square root pattern. So mas maganda to actually. Isang panic, tapos yun, sideways na. So hindi tayo iiwanan yan. Still makakahabol tayo dyan, makakalaro. So pag nakabili kayo sa bottom, make sure na sell some profit sa top, and then babalik yan sa ilalim doon ulit kayo magabang. So range trading, no? Range trading habang sideways na may konting paakyat hanggang fourth quarter. Okay? So that's it. I hope you enjoy and may natutunan kayo. If you have a question, just comment lang or chat lang doon sa ating Discord group. Okay? Good luck.